gitara at ang kakayakayang dira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kakaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kakayakayang dira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ala naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkalob mong iyong pinagpupunla ang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama. Sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Pinasasalamatan kita at pinupuri, O Panginoon, pinupuri kita. Nang ako'y bata pa, bago pa ako naglakbay, alagi ko ng dalangin ay pagkalooban ako ng karunungan. Nagpunta ako sa templo at siya ang aking hiniling. At siya kong hahanapin magpa hanggang wakas. Mula sa aking kabataan hanggang sa aking pagtanda, ang karunungan lamang ang kagalakan ng aking puso. Mula pa sa aking pagkabata, sinikap ko ng mamuhay ng matuwid. Masundan ko lamang ang landas ng karunungan. Nagsisimula pa lamang akong makinig, ay nakantan ko na ang karunungan. Sa gayon ay nakatuklas ako ng maraming aral. Lagi kong sinisikap na matuto at nagpapasalamat ako sa lahat na nagturo sa akin. Ang aking panatay, mamuhay ako ayon sa tuntunin ng karunungan at sinikap kong maging laging gumawa ng mabuti. At ito'y hindi ko pinagsisisihan magpakailanman. Sinikap kong mabuti na mag-angkin ng karunungan at naging maingat ako sa aking pag-uugali. Lagi kong kinilala ang aking kakapusan sa bagay na ito. Kaya't sa Diyos ko, umihingi ng tulong. Siya ang aking nilulunggati ng aking puso at natagpuan ko siya sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Umunlad ako sa karunungan mula pa nang siya'y aking natagpuan
at hindi ko na siya hihiwalayan kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iyong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Iyong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin ay iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid sa kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Igit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nawa sa inyo'y manahan, salita ni Kristong banal upang siya'y pasalamatan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong sardote ng mga iskriba at matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ako naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag sa Diyos? Upang magbinyag sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila na baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao. Sapagat kinikilala ng lahat ng si Juan ay isang propeta, kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung anong karapatang kong gumawa ng mga ginawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa sa aklat ni Sirak, ang siya bilang nagdarasal, humihingi no, ng patnubay sa Diyos, hiningi na maging maalam sa buhay na ito. At ipinagpapasalamat niya sa ating Panginoon yung kanyang natanggap na biyaya na maging maalam, no, maging wise sa mundong ito. At narinig natin kung paano pinalalago nung may akda yung kanyang wisdom, no, yung kanyang kaalaman, paano niya pinapalago sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting relasyon sa Diyos. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, napakahalaga for us to be wise. Kailangan tayo may mabuting relasyon sa Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tayo nagagabayan sa kung ano bang tamang landas yung ating dapat tahakin. Minsan po habang ako ay nagbabrowse no, sa internet, may nabasa po ako na isang quotation. Sabi doon, kailangan alam mo kung sino ang mga taong kailangan mong paliwanagan, kailangan makatanggap ng sagot, at kung sino yung mga taong hindi dapat makatanggap ng paliwanag at sagot. No? Sabi doon, learn to distinguish who deserve an explanation, who deserves an answer, and who deserves nothing. No? Mga minamahal ko kapatid, very powerful. Narinig natin sa ating mabuting balita ngayong umaga nung tinanong si Jesus nung mga Pariseo at Skriba, binalik niya ng tanong, bakit? They don't deserve an explanation. Why? Hindi sila maniniwala. Kahit na mapaliwanagan sila ni Jesus, meron na silang bias. Lahat ng sasabihin ni Jesus ay gagamitin nila against him. Kaya, tinanong sila ni Jesus, o sige, sasagutin ko lang yan pag nasagot nyo yung aking tanong. Kanino galing ang kapangyarihan ni Juan? No? Mga minamahal kong kapatid, sa buhay natin, buhay pananampalataya at sa ating buhay, maraming taong magtetest sa ating patience, sa ating charity, sa ating pagiging mabuting tao. Pero mga minamahal kong kapatid, kailangan alam natin sino yung mga tao na kailangan nating pagpaliwanagan, kailangan ng sagot, at yung hindi deserve ng sagot at paliwanag. Bakit? Kapag kahinayaan natin na yung buhay natin, kumprontahin lahat ng mga tao sa kanilang mga issues sa atin o sa mga bagay na kailangan ipaliwanag natin upang maunawaan nila bakit natin to ginawa, mapapagod tayo. Maraming mga tao nagkumpronta sa atin, ginawan tayo ng hindi maganda, wala silang pakialam sa atin. Pero marami sa atin, no? Magbibigay ng sagot, magbibigay ng explanation dahil gustong maunawaan. Pero ang tanong, gusto ko bang unawain nung kausap mo? Ang tanong, handa ba siyang makinig sa'yo? Tingnan niyo po yung ating Panginoong Jesus. Dahil siya ay maalam at alam niyang kahit anong salita, hindi makikinig itong mga to, gusto niyang ma-realize nila sa pamagitan ng kanilang pag-a-analyze, sa pamagitan ng kanilang pagtitika, no? O sa pamagitan ng kanilang pag-iisip. Ano ba yung aming sinasabi? May kabuluhan ba yung aming sinasabi? Meron bang saysay yung aming tanong? No? Kanino nga ba nagmula ang kapangyarihan ng taong ito? Ang karapatan ng taong ito na gumawa ng mabuting bagay? May sense ba yung tanong namin? Yun yung gustong ma-realize sa ating Panginoon. Dahil kung sasagutin niya yung kanilang tanong at dahil hindi nakahanda yung kanilang kalooban, no? Walang sagot, walang explanation yung sasapat. Tignan nyo po, hanggang sa kahuli-hulihan, naniwala ba sila? Dahil sarado ang kanilang mga puso,
Kahit na si Jesus ay namatay sa krus, hindi na bago yung kanilang gawi. Hindi sila nagbalik loob sa Diyos. Hindi nila tinlilikuran yung mali at masama. Anong ginawa nila? Nagpatuloy pa rin sila sa paggawa ng masama. Nagpatuloy pa rin nilang panindigan yung mali. No? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, kung hindi tayo maingat at wala tayong mabuting relasyon sa Diyos, hindi rin tayo magiging maalam sa buhay na ito. Pwede tayong makagawa ng mga desisyon sa buhay, ng mga bagay na pwede nating pagsisihan. Bakit? Hindi natin pinagdasalan. Hindi natin diniscern. Pwede tayong maligaw ng landas dahil hindi tayo marunong mag-discern. Dahil hindi tayo marunong manalig at manampalataya sa Diyos. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, upang hindi maubos yung ating panahon at oras sa mga tao na ito, kailangan tayo maging maalam. No? Hindi po masama na tayo manahimik. Minsan, yung ating pagtahimik at hindi pagsagot sa mga tanong sa atin, sa mga nire-require sa ating mag-explain, ay kasamaan na. Minsan, it's charity. Bakit? Kailangan pag-isipin mo din sila. Bakit ba ganun? Bakit ba yung kanyang pagtugon sa akin ng katahimikan ay nakapagpaisip sa akin? Kailangan nating tulungan yung ating kapwa, no? Na maging maalam din sa buhay na ito. Hindi lahat kailangan sabihin natin at i-explain. Dahil yung iba, no, kahit gaano ka mag-explain, gaano ka kagaling, hindi handa ang kanilang kalooban. Kaya walang paliwanag, walang mabuting salita yung sapat. Lahat ng sasabihin mo kasinungalingan, lahat ng sasabihin mo panlalambang. No? Kaya nga, we should take care of our mental health also. No? Dahil kung hindi, ano mangyayari? No? Imbis na tayo mapalapit sa Diyos, naubos na yung ating panahon, kakapaliwanag sa mga taong ayaw namang makinig o hindi rin naman marunong makinig. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, ito po yung pinaninindigan ni San Carlos Sawanga at mga martir na kasama. No? Alam nila, no? They are wise. Alam nila na yung isang bagay na pinapagawa sa kanila ng hari ng panahong iyon, magdadala sa kanila sa kasalanan. Kaya kahit mataas yung kanyang posisyon, anong ginawa niya? Hindi siya pumayag na yung mga kasama niya ay gamitin ng hari para sa kanyang pleasure. Nanindigan sila sa katotohanan, no? Ano yung pinanggagalingan nun? Dahil maalam sila. No? Alam nila ang kalooban ng Diyos dahil nagdarasal sila. Alam nilang tamang gawin sapagkat meron silang mabuting relasyon sa ating Panginoon. Naninindigan sila sa katotohanan dahil malalim mga ugnayan nila sa Diyos. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magandang paalala sa atin ito. Ang tanong, sa pagkakataon po ba na tayo ay nakakaranas ng paghihirap, ng mga challenges, ng mga bagay na hindi maganda sa ating buhay, saan ba tayo pumupunta? Ano ba yung pamamaraan natin? Pamamaraan ba ng Diyos? O hindi makadiyos na pamamaraan yung ginagawa natin? No? Doon natin makikita kung tunay ba tayo nagtitiwala sa Diyos. Kung tunay tayo nagtitiwala sa Diyos, kahit na pahirap, makadiyos ng paraan yung ating ginagawa. Kapag ka hindi naman tayo nagtitiwala sa Diyos, masolve lang yung ating problema kahit mga bagay na hindi makadiyos, gagawin natin. Kaya nga, we should be wise. Kailangan tayong maging marunong sa buhay na ito sapagkat yung ating pagkakamali maaring magdala sa atin palayo sa Diyos. Yung ating maling desisyon maaring makapagpahamak ng ating kapwa, makapagpahamak sa atin na hindi natin marating yung pangarap ng Diyos para sa atin. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang,
Yan din po yung grasyang hilingin natin sa ating Panginoon. Hilingin natin sa Kanya na nawa sa buhay na ito, tayo maging marunong upang maiwasan natin ang mga bagay na hindi makadiyos at matahak natin ang landas patungo sa Kanya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamagitan ng Ebanghelyo, nangusap si Kristo sa atin ng mga salitang may walang hanggang kapangyarihan at gawain na kapagpapagaling sa pamagitan niya, may pananalig tayong manalangin, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway makapangyarihang ituro ang walang hanggang katotohanan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinuno ng daigdig, naway wag maging matigas ang mga puso na parang bato sa kanilang pakikinig sa tinig ni Kristo sa mga pangyayari sa ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Yaong mga nag-iisip na pumasok sa buhay relihiyoso at magtalaga ng kanilang buhay sa Diyos, naway sundin ang kalooban ng Diyos na itinakda sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ating malinis at banal na pamumuhay, naway mapawi ang mga impluwensya ng masasamang espiritu sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat na mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihang Ama, ibinigay namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at nananalangin kami ng may pananalig sa iyong tulong at awa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Iyong Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O manaming limika, kami naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito.
katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog na may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Carlos Wanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ng iyong anak na naghay ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa namang hiling si awit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatin kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginabating mo lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na malabirheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagabilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananibigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayon mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Loban ng sinigso. Ngayon mo ngayon pagkamatay ng sanlibutan, paundang ang siyang magkakaroon. Idiyan mo sa aking kasalanan at masama. Pagkain mo kayo makasunod lagi sa iyong mautos itong matulad sa iyo, mawalay kailan. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Along is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him
alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Announcement, Binyagan ng Bayan 2023. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay bagong ipinanganak hanggang 7 taong gulang. Sa mga nagnanaris, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Seal Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin si Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluan na namin ang banal na pakikinabang sa pagunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsisumamo na ang nagdudulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.